What's going on mga ka-printers? This is Kuya Mo JJ at ngayon po ay pag-uusapan natin ang tamang pag-aalaga or maintenance ng ating mga direct-to-film printer na large format. Tara, samahan niyo ako. Isa sa mga importanteng dapat nating malaman bilang operator ay yung tamang paggamit ng ating makina. So kagaya nito ng ating DTF, so kailangan masiguro natin na laging tama yung pasok ng ating white ink doon sa ating mga piniprint. Kasi karamihan sa mga kliyente natin ayaw nang may mga excess na white ink. So dapat marunong tayong mag-operate ng tama. Alam natin kung ano yung mga i-adjust kung sakaling magkaroon man ng excess white sa ating printing. Dito naman sa ating control panel, importante rin po na kapag pipindot po tayo dito sa ating mga buttons, ay huwag po natin siyang gamitan ng kuko para hindi siya maupod. So pwede natin siyang gamitan ng fingertip para mas tumagal yung ating control panel. So dito naman sa part ng ating cupping assembly, lalo na dito sa part ng ating cupping, importante na lagi itong malinis. Dapat hindi siya nagkakaroon ng mga tuyong ink kasi nagiging ano yan eh, nagiging malagoma yung ink na mga natuyo dito. So pwede siyang maka-apekto sa performance ng ating makina, lalo na ng ating printer head. So lagi natin siyang linisan gamit ang swab na sinausaw natin sa cleaning solution. So lagi natin siyang pupunasan. Yan. So ito yung sample ng ink natin na nagiging malagoma na pag natutuyo. Yan. So dapat laging malinis. Okay? Yan. Pwede kasing makasagabal yung mga tuyong ink na yon every time na mag-head clean tayo. So every time na mag-head clean tayo, dapat masiguro natin na maganda yung pagkakayakap ng ating cupping doon sa ating printer head. So minsan kasi cupping ang dahilan kung bakit nasisira yung ating printer head. Lalo na kung hindi na pala siya nagpa-function ng maayos, no? So wala tayong idea na meron na pala siyang singaw. So linisin natin 'yan, ito palagi dapat wala yang ink, dapat goma lang talaga yung matatanaw natin every time na gagamitin natin siya. Isa pang kailangan nating i-monitor ay itong wiper. Ayun. So dapat every time na matatapos tayo mag-head clean, lagi nating punasan yung mga ink na nakakapit dito. So dapat hindi ito maging matigas dahil sa mga natuyong ink. Kasi kapag tumigas 'yan tapos umahid 'yan sa ating printer head, so pwedeng ma-damage yung ating head dahil sa mga tuyong ink na naipon dito sa ating wiper. So lagi natin siyang punasan gamit ang ating swab na may cleaning solution. So lahat ng mga dinadaluyan ng ink dapat nating minomonitor. Itong cupping at saka itong wiper. So ang next nating papakita ay yung pinakailalim ng ating printer head. So dapat lagi ring malinis yun. So kailangan din natin i-monitor yung level ng ating mga ink sa ating mga ink tap or cartridge. So tulad nito, wala na tayong sayan. So kailangan natin siyang salinan ng bag. So pwede kasing masira ang ating printer head kung sakaling madalas tayo maubusan ng ink sa ating talagin. At yan po ang ilan sa mga maintenance na dapat nating bantayan or gawin sa ating mga direct-to-film printer. At kung sakaling interesado po kayo sa ating SignStar DTF printer, so pwede po kayong mag-PM sa ating Facebook page o kaya sa ating Uniprint website para sa iba pang detalye. Muli, ako si Kuya Mo JJ, sa mga product specialist ni Uniprint.